yung dancing yun. Diba? Ah, yun lang ata, Paul. Kasi may tadpole, plug pole. Ayun, pole lang. Direk, paki ano nga, paki off yung camera neto. Last one. Oo, i-off mo lang para ano lang. Para ano lang din, diba? Para sa community na binuo natin. Nasisira na eh. Ayayay! Ay, grabe! Sobrang ganda! Talaga tayo yung ginagarahan! This is it for game number 2 between versus Adonis Esports. Habang nagpipik ang iyong mic, tingnan mo nga naman, considering our lineup as of the moment, kita mo naman, medyo pang malakasan na talaga ang gusto nilang bigayan. RPH versus Adonis Esports, we're in 1-point lead na nga ang ating mga brusko coming from Adonis Esports. And welcome to the land of Dawn. Andito na nga tayo. Quick item check tayo, Recti. As of now, kung saan nga ba pupunta ang ating mga core heroes? Core heroes for the side of Adonis Esports, we have Kazen or this Lancelot. Pero as a Lance, diba, lagi naman mag-clear wave muna yan. On the other hand, this Ling, nakapwesto na agad siya doon sa kanya mismong purple buff, si Kazen. Pero sabi nga naman nila dito, sabi ni JP, kung kanina siya yung nag-Ling, might as well, kinakailangan, tatantusan niya yan as Selena, itong buff na to. Pero ito na nga, dahil hindi niya kapapayagan na makukuha itong Ling ng kanyang purple buff and with Chan, together with Imba Hades. Pero that was a nice flame shot coming from Jester. Kahit naman si Batang Lee, ito pinag-agawan. Talagang nakuha din ng isang nag-agawan. Talagang nakuha din ng isang mabilisan ni Chester yung repolyo na nandito. And with that, mapunta nga sa kanila yung kanilang vision and mission. Kaso yun nga lang nag-overextension dahil Chester would be our first casualty para dito sa ating round 2. Tapos sinahabol pa ni Ash dito mismo si Coco Things or si Sander. Ganyan, maging agresibo na offlaner or side lane etong si Ash. Yung backup mismo using that Khalid. And pinag-usapan nyo kanina, nakikipag-agawan dito sa repolyo. Alam mo kasi una makakuha ng gulay, sa kanila mapupunta ang kulay ng buhay. And another arrow will be thrown from JP. Alam mo, may part dito na nang sasayko yung arrow dito ni JP. Sabi, oy, walang tao dito. Eh, pinako! Tinamramabakbaka na! Nakapagtag na nga dito kasi nilatag lang din at the same time ni Chan. Tapos sasamahan na nga rin siya ng kanyang mga repa. Dito na nga si Hades together with JP. Arrow won't connect. Pero looking at it, tingnan mo nga naman dahil si Van magtatalbog-talbog lang dyan. Tapos mag-flicker out lang din ng isang mabilisan. This purple buff makukuha ni Hades. Plus, mamamatay din si Kazen in the process. It's a clear 2-0 as of now. We can see the momentum falling nicely for our PH. Ito nga turtle ay makukuha na rin nila without any contest. Nakaramdam sila eh. Sabi, sige, ganito lang gagawin natin dito ha. Zone, tapos kuha. Doon ko nga natutunan, diba? Sabi nga nung coach dito again ng Aura PH, before carrying ang objective, mag-poke kayo. Diba? Napanood ko sa TikTok yun eh. Well, may part nga doon, no? Talaga kailangan kasi bawas-bawasan mo muna yung kalaban. Para if ever magkukontest sila, bawas na sila, papasok pa sila sa turtle while kayo puno pa mga buhay nyo. Takaset up na kayo if ever magkakaroon ng gulo. Tulad niya, magkakagulo doon sa jump in beam. Tatalon na naman na dito, pero sisigaw lang naman yung pangalan mo. Biga, doon dyan ka ba? Gumanon lang naman. May pagsigaw. Yung arrow ni JP, hindi naman kukonekta. At saka yung mga repa natin coming from Adonis Esports, most of them, nandito mismo nakakampo onto the top lane. Alam yan ng mga repa from Aura PH, even Bigad or this Lunok, nandito lang sa may bandang brushes. Nag-aabang siya kung kailan nga ba kukonekta yung arrow ni JP. Pero cross ng Calvario, una ay kukomit wave. The dragon will be committed. Pero si Van, hindi pa naman agad mamamatay. Pero sabi kasi ni Bigad, anong hindi, manahimik ka dyan. Dahil siya ay namatay din, sasamahan din siya ni Chester. And that would be a 2-0 pick off. Pero Kazen may magpektus nang mabilisan. Though, andito rin si Sander sa may bandang baba. Mag-re-react siya onto the middle lane. Plus, another uptake for that purple buff. Pero makukuha nga kaya. Bravest Fighter will be committed. Kasabay din ng Phantom Execution coming from Hades himself. Wave the Dragon. Tatadyaan na nga dito si Sander. At si Sander makakapag-survive pa naman. Whereas si Kiluwash ang mamamatay in the process. Oh, tumitipi-tipi pa. Tipi-tipi tang with that TikTok movement. Mukhang magkakaroon dito ng round 2 on the top. May exchange na nangyari. Bigad, backing away against Kazen. Pero ini-slash and dice it. Hinihintay ko kung tatanong siya sa pader. Trying to wait for the cooldown of the skills.
aura or may nabiga doing a great job sustaining ang kanyang sarili rotation-wise, Chan and the rest of the gang. Nakahinga malalim dito. Item check tayo around 4 minutes. Let's see kung ano ang mga nilalapag-lapag dito. Going for the Clock of Destiny, I believe etong isang si JP or the Selena, habang dalawang Azure Blade. Kinuha na dito na Harry Feather Heaven plus that Calamity Reaper, maaaring pwede ilapag rin dito doon sa Jumping Van. Yung great job, nagmimintis lang ng bahagya. Talagang nagtatalon-talon din kasi siya if ever di magkoconnect yung kanyang Tyrant's Reach, Tyrant's Revenge. Pero eto na nga, magkakaroon nga ba ng revenge dahil yung Turtle, kinukuha na nga rin nila. Pero unang tutumba si Van, therefore wala na nga makakayakap dyan. Mamamatay din. At the same time, dito si Coco Tinks at yung patayin na yun ay nag-brought to you or napalakas mismo ng Juicy Lemon. Dahil nakainom sila ng Juicy Lemon, talagang na-power up na nga sila for that skirmish and that arrow would connect once again. Plus, Chester, makakapag-backaway pa rin naman with that same umbrella. Way of the Dragon, i-commit na nga dito, pero mamamatay din si Wangdo in a process and that would be a double kill para sa ating Lunox. Nagalit na dito ang Aura PH. Ganito kasi mag-chew eh. Pag sipa, hatid, saluhin mo, kayo na bahala. Hinahain lang ang pwede patayin dito the rotation on the bottom lane. The arrow will connect. Raging Sunstorm together with that arrow even right under the turret. Prof B, talagang medyo napapasama na nga ang lagay ng Adonis Esports. As of now, si Van, andito lang nagtago sa brushes. Pero sabi na, booking kasi siya ni JP. So might as well, i-go all in ko na nga rin. Dahil nandyan na rin naman si Chester na tropa ko. Pero yung pagtropa-tropahan nila dyan, medyo delikado yan. Dahil nandito na si Kilowatch, may dagang Aiden. There you go. Tempest Blaze na nga, i-commit na nga dito. Pero siya rin yung namatay kasi medyo naligaw din sila ng bahagya. Pero speaking of pagligaw, si Kazen, andito magkakaligawan na nga sila. Chester, 1v1 with JP ko, connecta yung kanyang arrow pero hindi pa naman mamamatay. Pero sabi na teka lang, mag-flicker na lang din ako papasok at mamamatay na nga rin siya, matutuldukan yung buhay and that will be a trade of 3 to 2 in favor of our Peach. Way of the Dragon sa mukha si Chan, hindi na pinipigilan si Van, mamamatay na naman dyan. Monster kill for our Lunox with a KDF 6-0-1. Ano na ba yung items ng Lunox natin, Prof? Kasi talagang nakikita mo rotation niya eh. At saka nakakapunit na agad. Nakita mo yung mga ganong setup, di ba? Alam niya, alam mo yung mga ganyan setup dito ng mga pro players. Talaga alam nila yung kung saan nakaposition. Paghatid dun sa gilid, the arrow, sabay sinipa. Naging ano yung triangle offense. Pag arrow doon, sinipa yung pag-gilid, sinalo ni Lunox. Look at the items dito, going for the BOD. Etong si Khalid with that Heptas is going in, jumping in as well. Etong si Chester, the rest of the gang, niyakap na. Etong si Chan, may follow-up na arrow. Hindi lang tumama. Mikundo, Shun po lang naman ang gagawin dyan ni Chan. This is true. And we cannot doubt na talaga namang meron tong survivability. Pero the moment na maging apat o tatlo ang hahabol sa'yo, mukhang delikado na nga ang buhay niyo. Way of the Dragon will be committed. At mamamatay pa nga si Case. And that was an epic comeback. Dahil siya pa nga yung nabigyan ng isang mabilisan. Sama mo pa si Chester. Kumbaga naging dalawa na ang napektusan ng Aura PH. Prof B, kanina they have the early momentum. Pero right now, ano ang kinakailangan gawin ng Adonis Esports to finally have the rhythm? Gilingan lang nila. Kasi ginagalingan na masyado ng Aura PH habang kulang sila sa pag-giling. When you say giling, kasi yung pag-ikot ng bewang, yung rotation, nawawala to sa Adonis Esports. Kung kailangan nila ng gilingan ng doble, ikutan na nila. Mukhang magkakaroon na nga ng ikutan, inintay ko lang. Imba Hades, waiting for the perfect timing. Hindi, sabi niya makaka-back away dito si Ash. Makakaligtas pa nga. And the rest of the gang, the king is there. Plus the TP arrow will connect. Alley-hoop combination. Tempest of Blades. Tempest of Blades pala ba? So, oo, talaga ano yun eh. Calculated. Pero ito ang medyo natin hindi nakalkula. Dahil si Coco Things, tatamaan na nga ng arrow niya. Makakapag-survive pa naman siya. Pero Cruz ng Kalbaro, ilalapag na rin. Pero he would die as well in the process. Kasi sa kanya mismo natarak yung pun niya. Tumagos-tagos. Parang global na ang nangyari sa kanya. Mukhang medyo nahihirapan na ngang tuluyan yung Adonis Esports. Prof B, sabi mo kinakailangan lang nilang galingan ng kanilang paggiling. Pero paano't sila makakagiling kung mismo yung arrow ni JP yung gumigiling? Tingnan mo yung arrow ng Selena. Oh, grabe pinapakita dito. The arrow, the coordination. May napapapiyan pa nga akong efforts eh. Grabe yung Selena Lunox Joe dun, tol. Yung coordination, iba ang pinapakitang level. Yung communication chat, makakaligtas pa, the rest of the gang, backing away. Bakbaka na.
Raging Sunstorm, magkakamit na nga rin. Pero ano lang yun eh, tamang pang-taunt lang din at the same time. Si Kilowash, alam mo, a lot of skirmishes, nakikita natin yung mga teams niya. Hiniiwan lang din siya mag-isa kasi alam nila may survivability yan. Pero speaking of survivability, on to the side of Adonis Esports. Dalawa na nga sa kanila ang hindi nakapag-survive. Bravest Fighter, magkakamit ni Coco Things at mapupunit si Kilowash. Just when I have mentioned na meron siyang survivability pero masyadong napalalim, si Hades na nandoon na nga. Tempest of Blades, ikokomit na nga dito sa dalawa o magiging tatlo. Kita mo naman yung paglagonit ng Chaos Assault ni Bigad sa kanya. Matik na delete na nga siya. Binibait nila dito. May sipa pa to mga sir ha. Chan backing away. Nakakapag-in and out siya sa clash mismo nang wala na umuwang kapalit. Ha ha ha. Sabi pa nga dito. Nilunos na sa flame shot. Arrow will connect. Arrow will connect. Sipa and arrow. Pumasok na rin dito. Grabe yung skirmish after skirmish. Round 1, 2, 3. I got you. Sabi nga naman ni Bigad dito. Kitang-kita mo. 11-0-3. Itong Lunox na to, Prof B, hindi na to nagbibiro. And when we say hindi na nagbibiro, ano na ba yung items ito? Most likely, meron tong Holy Crystal or Divine Glaive. Divine, alam both. Ayun o, meron siya both. Oh, yeah, alam mo naman may multiplier kasi yan eh. Ang maganda kasi sa Holy Crystal, pag nakakauna ka ng level niyan, yung scale up niyan depende rin sa level mo, di ba? Multiplier for the Divine Glaive, may ano yan eh, magic pen. Mas na-amplify yung damage dito knowing na naka-lightning, naka-clock of destiny ka. That's a full stack. Next item niyan, lightning truncheon. So yung every 4 seconds, sakto lang yan sa every bato mo. Ng araw dito pag proc noon tatama yung kidlat or the chain lightning. Pag naka-aganims pa yan, grabe na yung chain lightning niyan. Tingnan natin kung ano ba aganims magnanatanisman muna yan bago mag-aganims bago niya mabuo yun. Pero tingnan muna natin kasi nag-i-invest siya into TP. Oy, natalisman yung color purple na ganun noon bago yun mabuo. Yun, wish din na. Wala ka dyan. Pero ewan ko sa iyo, wag mo kami dalhin sa ibang liga kasi nandito tayo sa ating sariling liga. Torneo nga ang sinasabi ni JM. Easy, pero ito na nga dahil magmimistura na silang trumpo. May pagpasok doon mismo sa Cruz ng Kalbaryo. There you go, dahil Tempest of Blades. Ibibitawan na nga ni Kazen dito. Pero Kazen, sabi niya, asa na yung mga repa ko dahil mag-miss na rin ang kanyang buhay with that combo wombo, Chaos Assault, at saka Cosmic Fission. Nabibitawan mismo ng Lunox dito. Talagang sinuzoom pa ni Rek D yung buhay ni Kazen na napisat at napirat na nga doon sa ating top lane. Samahan mo pa na pag tipi-tipi at hinayaan na nga nila yung minions ang tumapos ng boxing dahil 1-1 ang score natin. Hindi ka pwedeng